what Jesus taught the disciples. At mahalaga nating laging i-review kung ano itinuro niya, grace and love of God. Yun ang dapat dalhin sa Great Commission, yun ang dapat dalhin sa buong mundo. Mahalaga na i-realize natin itong tinatawag na Great Commission. Kasi early on, or earlier in the Gospels, sa mga early stories, may sinabi si Jesus na He was sent only to the lost sheep of Israel. Ang puntahan lang daw ng mga disciples ay ang mga Israelites, huwag yung mga Gentiles. Pero yun kasi ay ang ginagawa niya ay pinapalaya ang mga Israelites from the law that was the burden of the ancient Israelite nation. At kaya ang mission niya na palayain sila from the law was brought to those who are under the law. At hindi kailangan dalhin yun sa mga Gentiles. Pero merong pangalawa at mas mahalagang commission si Jesus. Yun ay dalhin ang kanyang katuruan sa lahat ng tao, kasama man ang mga Hudyo o hindi. Pero lahat ng tao, therefore kasama ang mga Hudyo at ang mga Gentiles. At anong ituturo? Ang law ba? Hindi. Yung teaching ni Jesus. At ano ang teaching ni Jesus? Love, grace, forgiveness, restoration. So, sabi niya sa Matthew 28:18-20, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, because I have all the authority, I command you, go and make disciples of all nations, turn them into my disciples, teaching them to obey everything I have commanded you, not what others have commanded you. Sa Philippians 2:9-10, God exalted him, meaning Jesus, to the highest place, and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Itinaas ng Panginoong Diyos si Jesus sa pinakamataas na luklukan at ibinigay sa kanya ang pinakamataas na pangalan na sa pangalan ni Jesus, lahat ay luluhod sa langit, sa lupa, maging sa ilalim ng lupa. Anong kahulugan niyan? Ang pamagat ng ating pag-aaral, if above every name, kung totoong mas mataas sa kanino mang pangalan, ang pangalan ni Jesus, anong ibig sabihin nun sa buhay ng mananampalataya? If the name of Jesus is above every name, then the teachings of Jesus are above all the teachings of all patriarchs, prophets, disciples, apostles, preachers, religious leaders before, during, and after His earthly ministry. Kung ang pangalan ni Jesus ay mas mataas, pinakamataas sa kanino mang pangalan, therefore, ang mga teachings ni Jesus ay dapat higit na mataas, pinakamataas sa lahat ng teachings ng sino man. Ng sino man na nabuhay before, during, and after the earthly ministry of Jesus. 1 Corinthians 1:23, we preach Christ a stumbling block to Jews. So dapat we should preach Christ, no one else. Kung magpipreach man tayo ng teaching ng iba, it's only because ang teaching ng iba na ito ay sangayon sa teaching ni Jesus. Pero pag hindi sangayon, lalo't kung salungat sa teaching ni Jesus, sino man ang teacher na ito, hindi natin dapat ituro.
Kaya sabi sa 1 Corinthians 1:23, Jesus was a stumbling block to Jews. Why? Because Jesus taught the Jews to be free from the burdens of the law. Kaya yung mga makalaw, yung mahilig sa kanilang mga laws, sila nagpapatay kay Jesus. Because the teaching of Jesus is a stumbling block to the traditional teaching of the teachers of the law and Pharisees. Ephesians 2:14-15, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Ibinayad ni Jesus ang kanyang sariling laman at dugo, ang kanyang sariling buhay, para wasakin ang batas ni Moses at ang kanyang mga kautusan, ang kanyang mga regulations, ang kanyang mga mumunting mga addendum at mga kung ano-ano pang kakambal para palayain ang mga tao. Kung namatay si Jesus, para palayain ang mga Hudyo sa kanilang mga batas. E di napakalaking paglapastangan kay Jesus kung ibabalik mo yung mga tao sa mga batas na yun, kung babaliwalain mo yung kamatayan ni Jesus at paiiralin mo pa rin yung mga batas na ibinayad na niya ang kanyang katawan para mapawalang bisa. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at alituntunin. Malinaw na malinaw. If the name of Jesus is above every name, therefore the teachings of Jesus about the law should be above the teachings of anybody else about the law. John 7:16-17, kaya't sinabi ni Jesus, hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsubo sa akin. Kung talagang nais nino mang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko ay mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Malaki kasing usapin kung kanino galing ang turo ni Jesus, kasi hindi yun ang turo ng tradisyon ng Israel. Hindi yun ang turo ng mga teachers of the law and Pharisees. Kabaligtaran ng marami. Bagamat merong katulad, no? Marami rin namang loving teachings ang Jewish law. Pero maraming hindi loving ang application. Hindi ka nagiging mabait at mabuti sa kapwa pagka sinunod mo to the letter. At mamamatay ka sa kapaha, sa hirap, kasusunod, sa pagod. Lagi kang nakagapos, nakatali, lagi kang inuusig, lagi kang guilty. And Jesus gave His own body to destroy that law, to set people free from the law. Kaya mahalaga, sinasabi niya, ang turo ko ay hindi galing sa akin, galing sa Ama. Kasi nga naman, hinahanap nila, ba hindi yata yun ang sinasabi ng ating kasulatan, hindi yata yun ang sinasabi ng ating tradisyon, pero sabi niya, ang Ama sa langit ang may sabi niyan, at pinapatunayan ko sa inyo na ako ay sugo ng Ama sa dami na lamang ng mga himalang pinagagawa ni Jesus. John 8:31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Kanina daw aral ang dapat sinusunod ng mga tunay na alagad ni Jesus? E di aral ni Jesus, hindi aral ng iba. Kaya ang tanong, lalo sa mga relihiyoso, yung hirap na hirap sa kanilang pagiging relihiyoso, sa dami ng mga regulasyon na sinusunod, sa dami ng mga utos na ipinaiiral sa iba, sa dami ng mga batong ipinambabato sa mga hindi nakakasunod sa mga utos na ito, ang tanong ay, tinutupad ba natin ang aral ni Jesus o ang aral ng iba? Tayo ba'y alagad ni Jesus o alagad ng iba? Dapat nating i-review, kasi maraming akala Kristiyano sila pero ang sinusunod pala nila konting Kristo at maraming iba. Kaya dapat ma-review yan. Now, kung ang pangalan ni Jesus is above every name, all teachings of the Old Testament and the New Testament plus the teachings of the church from the beginning to the present should be submitted to the teachings of Jesus for validation, affirmation, authentication, interpretation, and application. Ganun naman pala, higit na mataas ang pangalan ni Jesus kahit kaninong pangalan, dapat ang katuroan niya ang siyang maging saligan kung alin ang dapat ituro. At ang lahat ng katuroan, ang Old Testament, ang New Testament, pati ng 2,000-year-old tradition ng Christian churches, dapat salain, suriin kung faithful sa teaching ni Jesus. Kasi maraming pumasok, maraming sumingit ng mga extra teachings na hindi na talaga galing kay Jesus. Marami nga kontra pa.
1 John 3:23, ito ang kanyang utos. Sumampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Kanino sasampalataya? Kay Kristo. At ano ang gagawin? Magmahalan tulad ng utos ni Kristo. Yung pangmamahalan na yan ay natutupad talaga sa mga Christian churches in the last 2,000 years. Kristiyano to Kristiyano, nagpapatayan, nagbabangayan, nagsisiraan, nagbabatuhan. Kristiyano against other, hindi Kristiyano, marami mga bloody wars. Ito ba ang dapat maging bunga ng ating pagiging Kristiyano? O merong mali? Merong lihis? Merong tiwali? Dapat ang bunga ng lahat ng ating religiosity, spirituality, pag-aaral, pagtuturo, ay love. Maging loving tayo sa Diyos, sa isa't isa, at maging sa ating sarili. Pero marami, dahil sa religiosity, dahil sa intense fanaticism, hindi love ang nagiging pamantayan sa buhay, kundi hatred, kundi anger, kundi pagbato sa kapwa, pagpaparusa. At pagka ang pagpaparusa ay ginagawa na parang dahil nalabag nung tao yung batas, parang hindi ka na dapat mag-guilty na naging unkind ka sa kanya. Sinaktan mo siya, sinira mo siya, siniraan mo siya. Masama ang nagiging bunga pagka ang ginagawa nating tunay na teacher sa buhay natin ay hindi si Jesus. Romans 7:6, ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan. Dahil namatay na tayo sa kasalanan dating umaalipin sa atin. Bakit tayo namatay sa kasalanan? Ibig sabihin lang nun, tinanggal ni Jesus yung law na nag-declare sa atin na makasalanan tayo. Kaya, by the grace of Jesus, we are declared and also justified to be forgiven, to be cleansed, to be sinless. Kaya tayo'y naglilingkod sa Diyos, hindi dahil sa lumang batas na nakasulat, kundi dahil sa bagong buhay ng Espiritu. Malinaw comparison, ang paglilingkod natin ay hindi dahil sa nakasulat na dati ng mga batas, kundi yung bagong batas na buhay na Espiritu sa ating puso. Hindi na tayo ngayon contained only by the written law. We were set free from it, and now it is the living Spirit of God in our hearts, in our minds, that tells us the will of God, that guides us into the perfect interpretation of Scripture, into the loving interpretation of the law, and into the loving fruits of spirituality. Colossians 2:22, these rules, which have to do with things that are all destined to perish with use, are based on merely human commands and teachings. Marami daw mga katuruan, regulasyones. Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Napakarami daw ng mga teaching sa church, kautosan lamang ng tao, katuruan lang ng tao, hindi galing sa Diyos. At sa tagal na, naging tradisyon na, hindi na inabot ng mga present day subscribers yung simula ng mga utos na yon. Akala nila tuloy nagmula sa Diyos. Pero kung ititry silang history, malalaman nilang ordinances lang pala yun ng church, ng mga church people, ng mga church officials, which probably at some point in history were very useful to them. Pero ngayon, naging burden na sa iba kasi nag-iba na ang panahon at marami nang dapat na rin baguhin. Kahit nga ang mga constitutions ng mga bansa at mga batas, iniiba-iba dahil naiiba ang panahon. Tapos yung mga religious laws, frozen, fossilized, kahit ibang-iba na ang realities ng mga tao. At ayaw nilang ibahin yun kasi akala nila galing sa Diyos. So therefore, hindi dapat ibahin. Pero sabi nga nitong ating binasa sa Colossians 2:22, marami dyan galing lang sa tao. So dapat reviewin. Dapat nating reviewin ang lahat ng mga rules and regulations ng ating religious life. Baka galing lang sa tao tas hirap na hirap tayong sumunod. Nawawalan tayo ng kaligayahan, ng productiveness, fruitfulness. Nawawalan tayo ng love and relaxation and rest in God. Dapat reviewin. Kung ang pangalan ni Jesus ang pinakamataas sa lahat ng pangalan, any and all teachings that contradict the teachings of Jesus or those that Jesus canceled or invalidated,
should be removed from the body of imperative doctrine. So, any and all teachings na kumukontra sa teachings ni Jesus o kinansel na ni Jesus o pinawalang bisa na ni Jesus, dapat huwag nang gawing mandatory, hindi huwag nang gawing compulsory na sundin sa ibang panahon, lalo sa ating panahon. John 14:23, sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tumutupad ang aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami tatahan at mananatili sa kanya." So mahalaga na unahin ang kautusan ni Jesus at umibig sa kanya sa salita at sa gawa. Romans 6:17, "But thanks be to God that though you used to be slaves to sin," meaning sin as defined by the law, nasabi ng law, sin yan, "you have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your allegiance." Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan, ayon sa batas, ayon sa kautusan na kasalanan daw yun, ay taus-pusong sumusunod sa aral na ibinigay sa inyo. So obviously, nagkaroon ng pagliko dito mula sa dating direksyon patungo sa bagong direksyon. Mula sa lumang paraan ng pananampalataya at pagsunod sa mga utos mula tungo sa bagong kautusan ni Jesus. Kaya sabi, dati alipin kayo niyang mga kasalanan na yan ng law, pero ngayon hindi na because the law was invalidated by Jesus. Hindi dahil nag-magic ang Diyos na bigla kayong ginawang perfectly moral according to the demands of the law. But no, Jesus disempowered the law that makes you guilty. Therefore, nagiging hindi ka na guilty because of the work of Jesus. Galatians 5:6, "For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love." Yung circumcision dito is naging symbolic of the law, of everything connected with the law. So, sinasabi kay Jesus daw, hindi na point kung circumcised or uncircumcised, kung under the law o outside of the law. Ang mahalaga ngayon ay pananalig kay Jesus na ang patunay ay pag-ibig. Ang tunay daw na pananalig kay Jesus ay ipinapahayag, ipinapakita ng love. So kahit ano pang sabihin mong naniniwala ka, kung hindi ka naman loving, hindi totoo ang paniniwala. At bakit ang mga ito ay lagi na lamang pinauulit-ulit nitong mga writers na ito na nakaunawa ng Jesusness? Kasi pagka naintindihan mo si Jesus, pag naintindihan mo ang talagang turo niya, ang magiging bunga, lalaya ka sa law. Lalaya ka sa kaparusahan na ginagawad ng law. Lalaya ka sa guilt caused by the law. At lalaya ka sa pagiging legalistic, sa pagiging judgmental of people who are not able to satisfy the law. So, dahil lumaya ka sa pagiging legalistic, sa pagiging judgmental, hindi ka na compelled to implement the law, to stone people to death, to hurt them because they are not able to obey the law, ang nangyayari, nagiging loving ka. Yung love na hindi maintindihan ng mga tao, akala nila pwedeng paghaluin yung love and law. I mean, paano ka magiging loving kung legalistic ka? Kasi ang legalistic, blind yan. Kaya nga si Lady Justice may piring. Hindi ka pwede maging loving. Kung sino man ang nagkulang, tatagain mo, papatayin mo, pupugutan mo ng ulo, bibigyan mo ng sentensya, hatol na kamatayan. Paano magiging loving sa ganon? So, hindi talaga pwedeng paghaluin yan. Kaya inuulit-ulit sa napakaraming teaching, si Jesus dapat ang sundin, ang katuluan niya dapat ang manaig, at ito'y mapapatunayan kung ikaw ay nagiging loving na. At kung na-appreciate mo na yung love of God, natatanggap mo na ng maluwag sa loob na ikaw ay tinatanggap ng Diyos ng walang patakaran, pinapatawad, nililinis, na ikaw ay dinedeclare na not guilty, pagkaya mo nang tanggapin yon, doon ka palang magkakaroon ng peace of mind. Doon ka palang talaga marerelax, doon ka magkakaroon ng tunay na rest. Habang legalistic ang isip ng tao, habang nasa law ang kanyang allegiance at ang iniisip niya godliness is abidance by the law, submission to the law and implementation of the law, habang iniisip niya yon, hindi siya mawawala ng guilt.
hindi siya matatahimik. At hindi siya pwede maging loving kasi feeling niya, obligasyon niya to stone people because the verses say so. And Jesus gave His own body to destroy that law so that people can be free. Free to love, free to be loved, free to receive God's love, and free to have peace and to rest. 1 Timothy 6:3-5, kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuruan at disang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niyang manuligsa at makipagdebate tungkol sa mga salita, mga bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang. Mahilig din siyang makipagdebate sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ang relihiyon. So merong pinariringgan dito sa 1 Timothy 6:3-5. Mga church leaders, mga teachers, mga religious people na hindi naman sangayon sa katuruan ni Jesus ang kanyang katuruan at pinapairal. At kitang-kita na hindi sila maka-Jesus. Kitang-kita na hindi Espiritu ng Diyos through Jesus ang naghahari sa kanilang buhay dahil ang hiling nila makipagdebate. Ang hiling nilang mainggit, makipaggyera, mangutya, manginsulto, magbintang, magparatang, magparusa. Sabi nitong 1 Timothy 6:3-5, dun pa lang alam mo na hindi talaga sila tunay na mananampalataya ni Jesus at wala talaga sa kanilang puso si Jesus. If the name of Jesus is above every name, then any and all teachings that do not contradict the teachings of Jesus may continue to be upheld if they are in conformity with Jesus' major teachings of love and rest for believers. So malinaw. Anumang katuruan, yan man ay nasa kasulatan, yan man ay nasa Jewish scriptures, yan man ay nasa tradisyon, ano man yan, kung ang katuruan ay hindi naman kumukontra sa teaching ni Jesus, hindi sumasalungat, pwede yang ituro at pwedeng ituloy at pwedeng sundin kasi hindi naman siya kumukontra sa katuruan ni Jesus. Pero dapat malinaw oras na kumontra na yan sa teachings ni Jesus on forgiveness, on love, on peace, on rest, sa mga pagkaya na sumuway na sa katuruan ni Jesus na pinalaya tayo sa napakaraming do's and don'ts na nagpapahirap sa buhay, pwede na yang hindi sundin. In fact, dapat hindi sundin kasi babaliwalain mo, kukutyain mo ang kamatayan ni Jesus sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay precisely para tayo palayain from the power of the law. Romans 13:8, huwag kayong magkakaroon ng utang kanino man maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautosan. So kitang-kita natin na pagdating ni Jesus ang naging teaching ay ibang iba. Kasi dati, ang pagsunod sa kautusan, ang mahalaga. Ibig sabihin, yung sinusunod mo to the letter by the letter, yung law, kung anong kakainin mo, hindi mo kakainin, anong isusunod mo at hindi susuot, sinong kakausapin mo at hindi kakausapin, saan ka pupuntang handaan at saan ka hindi dapat pupunta, ano dapat ang ganito at ganito mo, yun ang kautusan. Pero sabi ng Romans 13:8, eto na, kung nagmamahal ka sa kapwa, nasunod mo na lahat ng kautusan. Hindi mo na kailangang sundin ang lahat ng mga regulasyones na yan kasi kay Jesus
ang pag-ibig sa kapwa ang pinakamataas na paraan ng pagsunod sa kautusan. Pero baligtad sa mga nangyayari in the last 2,000 years ng Christian history, sa pagpipilit ng iba sa law, sa pagpipilit ng iba sa legalism, lalo silang hindi naging mapagmahal, naging mapaghinanakit pa nga, magagalitin at napupot pa kahit sa kapwa Kristiyano. Kaya maraming religious wars. Halatang halata na wala talaga ang Jesusness at ang nangunguna pa rin ay Pharisee-ness. Romans 6:14, "For sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace." Ngayon, maraming misinterpretation itong sin shall no longer be your master. Ang reading at teaching ng iba na baluktot, pag not kay Jesus ka na, hindi ka na nagkakasala. Kayang-kaya mo nang lampasan ang lahat ng kasalanan na idinedescribe ng law. Na kayang-kaya mo nang sundin ang buong law, ng buong buo at perfectly, kaya tuloy maraming Kristiyano pagka nadadapa sila sa mga balakid ng law. Pag hindi nila nasusunod yung law, pagka nagkakasala sila according to the law, iniisip nila hindi na naman sila mananampalataya. O baka hindi sila totoong mananampalataya. O baka wala na naman silang salvation. O baka hindi pa talaga sila ligtas kasi hindi nila nasusunod yung law. Kasi sabi daw ng Romans 6:14, "Sin shall no longer be your master." Itong sin shall no longer be your master does not mean you will become sinless per the regulations of the law. Kasi hindi pwede. Pag nandyan yung law, you will always commit sin according to the law. At sabi ng Bible mismo, ng New Testament, if you obey 9 but fail in 1, you have failed in all of the law. So lahat, laging guilty. So what does it mean that sin shall no longer be your master? It does not mean that you will live a sinless life according to the law. But it means Jesus destroyed the law that makes you sinful. Jesus destroyed the power of the law that makes you guilty. Therefore, sin will no longer be your master. Not because you are no longer committing anything that the law prohibits, but because the law was already destroyed in the body of Jesus. Only pag dumating sa panahon na naiintindihan yan, doon palang maintindihan yung love of God. Doon palang maintindihan yung grace. Doon palang tunay na matatanggap si Jesus. Kasi marami, may formula prayer. Tanggapin mo si Jesus, yumuko ka, gawin mo ang prayer na ito, tanggapin mo si Jesus. Akala, tumanggap na nga. Pero yung pagtanggap pala na yun kay Jesus, kasama rin ang pagtanggap sa mga teachers of the law and Pharisees. Kasama rin yung pagtanggap sa mga law na dinestroy na nga ni Jesus sa kanyang body, sa kanyang sacrifice. So hindi talaga si Jesus ang tinanggap. O hindi lang si Jesus ang tinanggap, tinanggap din ng mga teachers of the law and Pharisees. Kaya merong kalituhan sa loob ng puso. Kaya merong dynamic approach to faith. Narong may peace, narong may trouble, narong forgiving, narong judgmental. Kasi pinaghalo si Jesus at ang teachers of the law and Pharisees. But to truly accept Jesus and to receive Jesus is to understand how it is to receive the true goodness of God through Jesus, that the law is destroyed to set you free from the law, from the punishment of the law, and from the guilt caused by the law. Kaya sin will no longer be your master. Hindi ka na takot, hindi ka na guilty, hindi ka na stressed dahil naintindihan mo that God accepts you through Jesus, that Jesus destroyed the power of the law that makes you guilty. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Sino mang patuloy na namumuhay sa ilalim ng kautusan ay laging paghaharian ng kasalanan. Kasi sino mang patuloy na nakayakap sa kautusan ay patuloy na nakayakap sa guilty verdict ng kautusan. Nobody can be free and nobody can rest and have peace pag siya'y namumuhay sa ilalim ng kautusan. Galatians 2:16, "Know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Not by works of the law, because by works of the law, no one will be justified." Gayunman, alam nating ang tao'y pinapawalang sala dahil sa pananampalataya kay Jesucristo at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, sapagkat ang tao'y hindi pinawawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan.
bakit napakalinaw nito pero ipinipilit pa rin nung nagsasabing sila ay Christians, believers of Jesus, na ipaira lang kautusan, sukatin ang mga tao sa kautusan, at husgahan ng mga tao according to the law. Hindi daw tayo pinapawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Jesus. Ang pananampalataya kay Jesus ay daig ang pagsunod sa lahat ng kautusan. Ang katuroan ni Jesus na love and grace is above the teachings of the law. If the name of Jesus is above every name, the words, interpretation, and application of Jesus should be above the words, interpretation, and application of anyone and everyone else, no matter who they are, what title they have, or what office they hold. Dapat ang pag-interpret ni Jesus sa law, ang interpretation ng mga followers ni Jesus. Hindi yung mga interpretation ng sino man na salungat sa interpretation ni Jesus. Huwag malito. Jesus is Lord. Hindi iba, walang iba. Philippians 2:9-10, God exalted Him, meaning Jesus, to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Si Jesus ang teacher. Si Jesus ang teaching. Siya ang message. Si Jesus ang standard. Siya ang model. Always think of the Jesus filter. Lahat ng doktrina, katuruan, tradisyon, laws and regulations, salain sa salaan ni Jesus na maibigin. Sapagkat yun lamang ang ending, yung application, yung bunga ay maibigin, peaceful, restful, yun lang ang dapat patuloy na ituro, paniwalaan, at pairalin sa ating buhay. Yung mga un-Jesusnesses sa religious doctrines, traditions natin, ilagay na yan sa file. Jesus came to set us free. Hindi pwedeng one half love and one half justice. Kaya iba laging lito. Hindi pwedeng one half grace and one half law. That would only make people one half believers of Jesus. And a one half Christian is a one whole nonsense. Kung mananalig at susunod kay Jesus, buuin na. Huwag nang hati-hati. Huwag nang konti-konti. Sinabi ni Jesus, walang humahawak sa araro na pwedeng lingon pa rin ang lingon. Kasi yung mga humawak na kay Jesus para mag-forward, lingon pa rin ang lingon sa law, sa traditions. Wala kang mararating, lulubog ang araro sa lupa, mawawala ka sa landas, at hindi ka aasenso. Kung kay Jesus, magpaka-Jesus na. Buuin na. A one-half Christian is a one-whole nonsense. Pag-isipan yan, pagbulayan. Ang pinaniniwalaan natin pinapamuhay ng maraming Kristiyano ngayon, magkakahalong teachers of the law and Pharisees at Jesus. Magkakahalo ng mga law at magkakahalong grace. Kaya tuloy ang bunga kalituhan. Sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it to the full. And only under grace,